wonderful Tuesday, B-Fam! Grabe, second day of this week pa lang. Kumbaga, work week or school week man yan. Pero for sure, baka yung iba sa inyo dyan, medyo drained na or uninspired na yung iba. But I hope that today's bonding sesh will give you an extra push. Let us be each other's strengths and role models. Samahan nyo ako, your main boy, TJ Miranda, who's very lucky to have you all. Here on The Place to Be happy, be you, be Brgy. B-Fam, hard work and luck go hand in hand in achieving success, diba? So if you want something, you must put in the effort talaga. Yung kumbaga, yung luck na yan may also be important, pero nasa sipag pa rin natin, nakasalalay, kung paano tayo mas makikinabang sa swerte natin. And for some people kasi may mga argument pa na mas gusto ba natin maging hardworking or mas gusto ba natin maging maswerte lang. And for me naman, I think it works hand in hand like what I mentioned kanina. Number one, hindi ka naman magiging maswerte sa isang bagay kung hindi ka rin talaga kikilos. It's all in the execution. So whether you want to start a vlog, start a business, paano ka naman saswertein sa business mo if hindi ka magsisimula? So at the end of the day, it's all about execution. So today, let's hear it from an award-winning news personality who's a living proof of how far talent and hard work can bring you. It's now time to speak out and say it. Joining us on Brgy is a talented and well-loved news personality. First known for his sports expertise, and ngayon, no, isa na rin siya sa inaabangang segment host ng Kapamilya flagship na TV Patrol. It's time to hear it from the 18th Gawad Tanglaw Best Sports Show host, Migs Bustos! Welcome to Brgy! What's up, boy? What's up? what's up, Jay? Kamusta? Salamat, bro. Ha? Welcome. Salamat para sa invitation na to. Thank you also for being here. Salamat sa oras. Thank you. Kamusta ka naman? Anong pinagkakabalahan mo recently? Doing good. Ito ngayon, grinding lang, no? Yes. Hard work lang tayo parate. Mondays through Fridays, meron tayong mga programs and tapings. Mm-hmm. But kapag wala yun, nag-training tayo for a marathon. Wow! Yes, I'm training for a marathon and syempre, family time. Pero today, we'll really dive into your life and paano ka napunta sa all the blessings na nakukuha mo right now. No? So, kasi people already know you as a competent news personality, but we're also very curious no, kung saan ka nga ba talaga nagsimula. So, to help us know you a bit more, meron tayong mga pabola dito and mga props later on. So, sabayan mo ako, clap tayo ng hands. In 3, 2, 1, boom! O, diba? Ooh. Meron na tayong pa-box over here. So, mag-throwback lang naman tayo. So, ready ka ba? Yeah. Okay. G tayo dyan. Okay. So, kuha ka rin ng unang bola mo. Ito. Yan, may photos. So, ano yung first photo na nandyan? Ayan. Uy, wow. Nasa broadcast panel. Yan, ng isa sa mga sports coverages natin. So, kasama natin, good friend natin, si Anton Rojas, tsaka floor director namin, si Lian. So, yun, kasi nabalitaan namin, eventually, you were asked to be a commentator for, ano, no, NCAA nga. So, What was your initial reaction when you were tapped to do this for the first time? Kasi tayo, Jay, maaring tayo ay sports fans at our own, diba? So, tayo ay growing up na kapag nanonood tayo ng PBA, nanonood tayo ng basketball sa TV, sabi natin, uy, you are fans of the game, pero secretly, baka in your wildest dreams, para astig din mag-commentate. Oh, gets. Tapos nagbumute kami ng TV. Tapos nagtatry kami mag-commentate. Rin siya. I'm sure nasubukan mo rin yun kahit paano, di ba? So, wild dream lang siya. So, nung unang gig mo, first ever day mo, for example, ano yung experience naman for you? July 3, 2015. Naalala mo talaga. You never forget your first. Actually, the week before, nagpunta na ako sa mga games kasi hindi naman ako yung opening day eh. So, nagpunta ako sa venue just to get a feel of it. So, yung first day, alam ko ng wild, alam ko ng magulo, maingay. Yeah. So, what you know, what you do, hindi ako masyadong nag-overthink. Ginawa ko lang. Mm-hmm. And enjoy mo na lang. Enjoy ko siya. Tapos, eventually, you will learn from there. Now naman, let's move on to the next natin na ano, item over here. So, may dalawang balls pa. Uy, wow. Steve. Ano yan? Takes me back, bro. College days. College days. Ano ko to? University grad. With my parents. Mm. So, mga last year, no? Ganun ba? Oh, mga ganun. Mga last year lang. mga June last year. June 2010. Ah, wow. June 2010. Ano yung course na tinake mo back then? Business management. Business. Medyo malayo sa ano. Malayo. Paano ka nag-start dyan? Bakit business yung una mong tinake? Kasi ever since talaga, passionate ako sa basketball. Eh. Mm-hmm. Ever since nag-varsity nung bata. Hindi naman ganun kagaling, pero alam mo yun, nag-varsity. Yeah. So sabi ko, parang doon umiikot yung buhay mo. Doon umiikot yung buhay ko. At that time ba, medyo may extra ka ba na parang, kasi automatic may pressure as a student na matapos ka na agad eh. Parang 19 dapat graduate ka na, ganyan. Actually, the pressure was
di naman ako naka-feel ng ganong pagmamadali. Kasi believe ko naman mag-aaral naman ako. Actually, isa sa mga first courses ko, di ko alam kung alam ng parents ko to eh. Pumagsak ako ng isang subject. Sa psych? Sa BMG na. Okay. Kasi gusto ko lang mag-basketball ng mag-basketball. Gets. So, kinakat ko yung class na yun. Sorry ah. Hindi ko pa in-encourage so, ito na yung announcement natin. Ma, dito na na-reveal. Ma, sorry ah. Bumagsak ako ng isang subject ng college. Pero wake-up call pala yun. Na hindi pala ako pwede bumagsak. Mm. Kasi, ang naging nangyari no, ripple effect, nadali ako. Delay. May mga prerequisite yun eh. May mga prerequisite. Doon lahat ng wake-up call, sabi ko, pinapaaral ako ng magulang ko, papagsakin ko lang. Wala namang pagmamadali. Yes. It was really more of like, will I get into the family business? Na medyo may konti kaming tussle ng father ko. Because I wanted to pursue my own. Yeah. At that time, I didn't know what it was. Pero, wala. If talagang gusto mo, at alam mo yung gusto mo at alam mo yung hindi mo gusto, pupursigihin mo kasi talaga. Totoo yan. Especially pag may gusto ko patunayan. Parang, totoo yan. Kung hindi ako pwede sumama sa business, di ko trip, papakita ko kayo na kaya ko naman gawin on my own din. Totoo yan. Totoo isang yun. Bagay pa. And that was our second throwback for the day. Okay. So the third one naman. Wow. Okay. So mga coaching moments ko rin to. Nasa Guam kami nito. Okay, doon ka lumaki? May tournament kami sa Guam. Okay. Wow. May tournament kami sa Guam. But I think this was our last game. And I think we won that game in last game. But there were a couple of moments in this tournament na signs of character. Merong isang game dito na down kami by 20 points. We were down by 20 points. Hinabol namin siya in the end, but we fell short. Two games in this tournament, we fell short. Diba pag tayo sa buhay, pag feel natin tambak tayo. Pag tambak tayo sa buhay, parang it's two choices. Yeah. Most of the time, we choose to give up. Yeah. Yoko na. Mas panghihinaan ka pa. Bibitawan mo na lang, di ba? Or you fight. Yeah. So, I guess that has been part of my character. We fight till the end. Yeah. Paano ka ba as a coach? I'm a very strict coach. As in, hindi ako perfectionist. Mm-hmm. But I guess I've always been a strive for excellence guy. Tuma-attention to detail din ako. Mm-hmm. So, it's either like if you go run the walls, mga sprinting drills, you have to step on the line. Okay. Kasi that's setting discipline. Eh. Yes. That's setting habits. Totoo. If you shortcut your ways through things, ano siya eh, most likely, the path will also be shortcut. Yeah. O, di ba? Agad-agad, dami na natin nakuha from Migs over here. Para later on, mas mag-dive pa tayo sa mga current happenings naman niya sa pagbabalik ng BRGY.